patay na tulog ulit. Pagkagising, ano, para nung madaling araw na, nakarinig na naman siya ng boses. Ano sabi ng boses? Mas mababa ngayon. Sabi niya ganon. So, bumangon siya, dali-daling, pumunta kay, ano, Pate Eli. Sabi niya, Pate, ay, Pate, sino, ano, tinatawag mo po ba ako? Sabi niya, Pate Eli, ang anak, sabi niya ganyan, minsan ba marinig mo ang boses? Sabihin mo, ay ano, Ama, nandirito ako. Magsalita ka at ako'y nandirito. Sabi na siya, ano, yun ang tinuro ni Father Eli. So sa pagbalik na ano, sa pagbalik na kanyang higaan, natulog siya ulit. At ano, doon, nung tinawag siya ulit, Samuel. Sabi na ang boses, siya ay magsalita. Sabi na, Ama, magsalita ka pagkat ako'y nandirito. So si Samuel, paglaki niya, siya ay ano, naging isang pare tulad ng, ano, tulad ni Father Eli. So, paano naging matagumpay sino? Si Father ay si Samuel. Paano siya naging matagumpay? Tulad ninyo, bata pa siya, ano, hinanap na niya sino? Si Jesus. So, paanong paraan? Paanong paraan natin ang hanapin si Jesus? Ha? Bata pa kayo. Di ba? Napakabata. So, paanong paraan nyo mababa ay makahanap sino? Si Jesus. Tama. Sabi niya, matagpuan natin si Jesus o makikilala natin si Jesus sa pamamagitan ng pagbabasa ng ating Bible. Ano pa? Sa pamamagitan ng ating ano? Sa paano pa na ang nakikilala si Jesus? Okay, pag tayo ay nagdarasal. Dapat, pagising pa lang natin ng umaga, tayo na ay mag-pray. Pag ano, pagkakain tayo, tayo ay mag-pray. Habang naglalaba tayo ay may ginagawa, bago natin gawin yun, tayo ay mag-pray. So, bago tayo matulog sa gabi, tayo ay mag-pray. Sa ganung paraan, makikilala natin sino? Jesus. Okay, mga bata, sabi doon sa Bible, sabi na kanapin natin ngayon si Jesus habang siya ay matatagpuan. Salamat. Kaya ngayon, habang bata kayo, tayo ay ano, hanapin natin si Jesus. Kaya ngayon, pasalamatan natin ang ating mga guro dahil ano, hindi habang hindi pa natin siya nakahanap, sila ay pumunta rin ito upang ipakilala siya sa atin. Okay, so yun na yung nagtatapos yung ating kwento tungkol sa inyo. So, ang ano na lang natin ngayon, ang hamon sa atin mga ano, mga parents, ngayong nalaman na ng ating mga bata o mga anak ang o nakilala na nila si Kristo, ang hamon sa atin ay ano, ipagpatuloy ang ano, pagkakakilala nila kay Kristo. Okay, so paano paraan naman mga magulang o mga elder or mga teachers, kung paano natin mapapalaki ang binghing itinanim natin dito. Paanong paraan? Okay, nasa atin na ang hamon sa atin. Nasa atin na yung hamon upang kung paano natin palaki. Ngayong naitanim na natin, it is hamon pa rin sa atin kung paano natin ito palalaki. Tulad ng isang ano, tulad ng isang halaman, kailangan pa rin natin biligin, kailangan pa rin natin palakilin at alagaan ang pundang itinanim natin upang ang mga bata ito, lukusan pa nilang makilala si Kristo. Sana tulungan natin ang ating mga kapatahan na makita nila si Kristo upang sa kanilang paglaki, ito ay kanilang magiging gabay. Ito ang aking nalangin.